ng gabi po mga utol. Ngayon po, gagawa po tayo ng kapeng bigas. Sawa po hindi tayo nakakapag-vlog sa content coding vlog na iba. Dahil po, hindi ako maka-access sa trabaho. Ito po, napagluluto muna tayo sa kasama mga tungkol sa gawain sa lupa mga utol. Ito po, gagawa po tayo ng kapeng bigas. Lumahin lang po natin ganun mga utol para magpantay-pantay po yung kulay niya hanggang sa maging brown, hanggang sa maging itim po mga utol. At yan po lang pong malakas ang ulan kaya medyo maingay yung yero natin po mga utol. Nagsisimula na pong mag-brown-brown yung ating kapeng bigas hanggang po sa tuluyan lahat na mag-brown ito, hanggang po sa maging itim na, doon po pwede na po natin tigilan, para ibig sabihin luto na po siya. Pag itim na po siya, pwede na po natin, pagkalamig niya po, pwede na nating tangkapin bilang gawing kape mga utol. Tayin lang po natin pwede mga utol. Brown na po siya mga utol, pero bago ang lahat, shoutout muna kay Efren at Roel Deguino at laging maantabay sa asin si Kaarte at Chris Relioso mga utol. Ito po, basta pagtsagaan lang po yung laging haluin para magpantay-patay yung kulay niya, lalo na po brown na po siya. Pag nakuha na po natin yung kulay niyang itim, doon pwede na po natin siyang hintuin at palamigin para gawin nating kape mga utol. So, mga utol, luto na po ang ating kapeng bigas. Para sa akin po personally, ito pong kulay na to ang mas gusto ko, para po hindi sobrang itim pag nagtimpla kayo, hindi sobrang pait. Pero po yung iba, mas gusto nila, mas itim pa rito mga utol. Pero suggest ko po, mas masarap po ito pag ganito ang kulay. Hindi po siya sobrang itim, hindi po siya sobrang pait mga utol. Nawa mga utol, nakita nyo kung paano po ang simpleng pagluto ng kapeng bigas. At yung mga pong kabataan ngayon, yung iba, hindi na po alam to, hindi alam na pwedeng gawing kape ang bigas natin mga utol. At pag po naghahalo kayo, kailangan huwag nyong tigilan para magpantay-pantay po yung kulay ng bigas natin. At yung pungka lang natin mga utol, kailangan simple lang po o mahina yung baga niya para po hindi masyadong mabigla yung nilululuto natin at yung kalang natin hindi masyadong mangitim mga utol. Salamat po at bye-bye. God bless. Magandang gabi mga utol. Ito po, gumagawa si Mrs. ng kapeng bigas. Ito po, tinitimpla niya. Yung iba po mga utol, ang ginagawa hindi na sinasama sa pinakukulong tubig. Pero ang recommended ko naman, kung hindi nyo kayang ubusin, mas magandang mag-in na lang kayo ng tubig, tapos kuha na lang po kayo ng dry na ganitong kape. Kasi po pag di natin naubos, sayang naman po yung pinakulo natin mga utol. At pagkakaalam ko po, ito pong kaping ito is low acid kumpara sa iba. Saka po nung panahon namin, ewan po ngayon kung tinatangkilig pa ng mga bata yung kaping bigas. Kaya tinry ko rin po siyang iluto ulit para po makita ng mga bata ngayon. Kasi po yung mga anak ko, tinatawanan ako. Sinabi nila, pwede bang gawing kape yung bigas? Ito po, pinakita ko sa kanila. At patitikin ko rin po sa kanila. Yung mga matatanda noon, mas paborito po nila ito. Kaya hinahanap-hanap po ng iba mga utol. Ito po, magkape-kape muna po kami ngayong gabi. Salamat po.